Okay, balik ka dito.
Ngayon ay maglalaro kami ng larong Pinoy. Maglalaro kami ng Jolen. Eh, anong paano lalaruin yun? Ang Jolen ay may apat na klaseng laro. Ang bombitahan, kultuhan, tayaan, at katuan. Ngayon, lalaruin natin ang apat na yun. Tuturuan namin kayo kung paano laruin yun. Ngayon, ang bombitahan. Kailangan lang natin mag-drawing ng bilog. Umukit ng bilog sa lupa. Oh, Kelsey, ikot ng bilog. Yes. Paikot sa'yo. Yan. Mas malaki, mas mahirap ang laro. Mas maliit, mas mapapadali ang laro. Ngayon, gagawa naman tayo ng linya kung saan doon manggagaling ang mga manlalaro. Dito yon. So, dito manggagaling ang mga manlalaro papunta doon sa bilog. Okay? Look at dito. Dito sa akin. Oh. Ngayon, ang bawat manlalaro ay may pamato. Ngayon, pupunta tayo doon sa ating linyang ginawa. Mula dito sa linyang to, titirahin natin ang mga jolly na nasa bilog. Ngayon, pagkatira natin doon, kung alin ang lumabas, sa kanya yon. Pag walang tinaman, walang lumabas, ayun naman ang turn o pagkakaton ng kalaban na tumira. Okay? Okay. Ako na mo si Tito, ha? Okay. Okay. Wow, sa'yo lumagpas. Kung sino ang may pinakamaraming hole na malabas sa bilog at may uwi, siya ang mananalo. Pero minsan, depende to sa usapan ng dalawang magkalaban. Ngayon, ang lalaroin naman namin ay ang tayaan. Sa tayaan, gagawa lang dati sa bumbitahan, ang ginawa natin ay bilog. Ngayon, sa tayaan ay tatsulok. Okay, si tatsulok. Tatsulok? Yes, where? Yes. Dito, sa tayaan, nakadepende sa dalawang manlalaro kung ilang hole na ilalagay nila sa loob ng tatsulok. Kung gano'ng karami ang itataya ng isa, ganun din ang itataya ng isa. Meron din ditong pamato at meron din ditong linya katulad ng sa bombitaan kung saan manggagaling ang dalawang manlalaro. O, simulan na natin. Green kasi. Ang gabi ko. Ang gabi ko. Tumira ka lang. Ngayon naman, oras na tinira na niya ang kanyang pamato, ako naman, titirahin ko ang pamato niya. Kahit anong paraan ng pagbahagis ng holen ay pwedeng gamitin. Pwedeng pa ganyan, pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganyan. Depende iyon sa manlalaro. Tinamaan ko. Oras na tinamaan ko, kukunin ko ngayon ang kanyang pamato, maghahanap ng bato sa paligid, at ikukulto. Kulto. Oras na may crack ang holen, hindi na ito pwedeng gamitin, talo ang manlalaro na kultuhan ng kanyang holen. Medyo marumi nga ang larong holen, pero masaya naman. At ayan, natutunan na natin kung paano maglaro ng holen. Kasama ko ang aking pamangkin. Say your name. Kelsey. Kelsey, na nakipaglaro sa akin ng holen. Ayan. Sana ay maglaro din kayo nito. Dahil enjoy ito. Kahit umuulan sa labas, pwede pa rin kayo sa garahe. Maraming salamat. Sabihin mo. Thank you, Dan. Ito naging English. Tangkalikin ang sariling atin maglaro ng larong Pinoy. Bye-bye!